Magandang umaga sa lahat. Bago natin sisimulan ang ating tatalakayin paksa, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako si Binibining Crystal Jane de Garion, ang inyong guro sa Filipino. At ngayon, babasahin ko sa inyo ang ating layunin para sa umagang ito. Una, nalalaman ang iba't ibang kwentong bayan. Pangalawa, nabibigyang halaga ang iba't ibang kwentong bayan. At ang panghuli ay nasasagot ang mga tanong tungkol sa paksa. Ito ang dapat nating matamo para sa oras na ito. Ating alamin kung ano ang ibig sabihin ng alamat. Ito ay ang mga tuluyang pagsasalaysay na kaiba sa mito sapagkat itinuturing ang alamat na titiin ng mga nagkukwento at ng mga nakikinig. Higit na una ang mito kaysa alamat. Masasabing katulad ng daigdig ngayon, ang daigdig ng alamat, hindi ito itinuturing na sagrado. Tao ang pangunahing tauhan, isinasalaysay naman dito ang migrasyon, digmaan, at tagumpay na nagawa ng mga bayani, hari o dato, at ng mga sumusunod na nanggugulo sa bayan. Nabibilang dito ang mga tungkol sa mga natatagong kayamanan, mga santo, mga engkanto, at mga multo. Nahahati sa dalawa ang pangkat ng mga alamat, ang mga tinatawag na etiological o ang mga nagpapaliwanag na ang alamat na sumasagot sa tanong na kung paano pinangalanan ang mga bagay o pook at kung bakit nagkaganoon, at non-etiological na nanaukol sa mga dakilang tao at sa mga pagpaparusa ng malaking kasalanan. Kasama rin dito ang tungkol sa mga alamat ng santo, mga supernatural na nilikha tulad ng aswang, tikbalang, engkanto, multo, at mga ibinaong kayamanan. Halimbawa nito, ang alamat ng ilog sa kabinliw, ang alamat ng adyon, ang alamat at mga milagro ng Nuestra Señora del Pilar o Port Pilar sa lungsod ng Zamboanga. Ang kasunod ay ang salaysayin, maaaring pabula, mga kwentong inkantado, mga kwentong panlinlang, katusuhan, kapilyuhan o katangahan at iba pa. Kabilang dito ang iba't ibang kwento tungkol kay Juan, hindi lahat ng kwento kay Juan ay ang katamaran. May iba't ibang Juan sa mga salaysayin sa iba't ibang puok. Kung palabasa ng mga kwentong bayan ang mga taga-ibang bansa, mapapansin ang mga kwentong Juan ay nakakatulad ng mga kwentong Endones o Malayo. Kantahing bayan naman, ito ang kantahing bayan, ang oral o pagpapahayag ng damdamin ng mga katutubo. May iba't ibang uri ito batay sa iba't ibang okasyong pinanggagamitan ng mga ito. May mga para sa pagpapatulog ng mga sanggol na tinatawag na uyayi, may sa pamamangka na kilala sa tawag na suliranin o talindaw, may diona o awiting pangkasal, may kumintang o awit pangdigma, may kundiman o awit ng pag-ibig at iba pa. Ano naman ang karunungang bayan? Ito ay tinatawag na bugtong o palaisipan. Binubuo ng parirala o pangungusap na patula at patalinghaga ang mga bugtong at palaisipan. Iba't ibang bagay ang ginawa ng bugtong ng mga ninuno, mga bagay na nakikita araw-araw sa kanilang kapaligiran, mga bagay na may malaking kaugnayan sa kanilang buhay. Isang halimbawa nito ay ang munting palay, pinuno ang buong bahay. Dala mo, dala ka ng iyong dala. Ito
ay tinatawag nating chinelas. Ang bulong naman ay ginagamit na pangkukulam o pang-iingkanto ang tinatawag na bulong. Ang halimbawa nito'y ang sinasabi kapag may nadaanang punso sa lalawigan na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga diwende o nuno sa punso. Panahon ng mga katutubo. Ang teorya ng pandarayuhan ay tinatawag ding teorya ng migrasyon. Ang teoryang ito ay nagsimula sa pagkakategorya ng pinagmula ng lahing Pilipino ni Jay Montano noong 1884 hanggang 1885. Sinabi ni Montano na ang mga nakatira sa Pilipinas ay binubuo ng mga sumusunod. Ang una, mga Negrito. Sila ay maliliit at may maitim at kulot na buho. Nabibilang dito ang mga Negrito ng Bataan, Aita ng Luzon at Mamanwa ng Mindanao. Pangalawa, ang Malay. Sila ay ang mga kayumanggi na kinakailangan ng mga tao sa Bicol, Bisaya at Timog Luzon. Hinuunuha ni Montano na sila ay may dugong Inchek, Arabo at Indonesia. At ang mga Indones naman ay halos hawig ng mga Malay sa kulay. Ang mga grupong ito ay kinakailangan ng Samal, Bagubo, Ginganga, Tagabagnwa, Manubo, Mandaya at Balaan. Sinasabi rin ni Montano na ang mga Indones at Malay ay napadpad sa Pilipinas sa pamamagitan ng dalawang grupo ng migrasyon. Nauna ang Indones at sumunod ang mga Malay. Pinalawig ni Prof. Reyes ang teoryang ito nang sinabi niyang may pitong grupo ng tao ang napadpad sa Pilipinas dahil sa migrasyon. Ito ay ang mga sumusunod. Mga primitibong tao, pareho sila ng mga taong Java na numuhay mga 250,000 taon na ang nakaraan. Pinaniniwalaang sila ay nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng tulay na lupa na nagdudugtong sa Pilipinas sa Asya. Ang mga Australoid, Sakay naman, sila ang mga unang grupo ng pygmy na kamukha ng mga Negrito at tinago ang Proto-Malay o tatlong parang Malay. Ang kasunod naman ay ang teorya ng pandarayuhan mula sa relihiyong Austronesiano. Ang teorya ng pandarayuhan ng mga Austronesiano ay ang konsepto kung saan tinatalakay ang dahilan at kung sa paanong paraan lumawak ang lahi nila at kung papaano nakapunta ang mga Austronesiano mula sa Asia tungo sa Pasipiko. Ipinapaliwanag ng teoryang ito na posible ang pandarayuhan ng mga Austronesiano dahil na rin sa pagkakapareho ng kultura, wika at pisikal na kaanyuan ng mga tao sa mga bansa sa Asia at maging sa Afrika. Panahon ng mga Espanyol. Pagkatapos ng mga katutubo, ang mga Kastila naman ang nandarayuhan sa Pilipinas. Layunin nilang ikintal sa isip at puso ng mga katutubo ang Kristyanismo. Ayon sa mga Espanyol, nasa kalagayang barbariko, disibilisado at pag-ano ang mga katutubo noon, kaya't dapat lamang nilang gawing sibilisado ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. Ngunit, naging malaking usapin ang wikang gagamitin sa pagpapalawak ng Kristyanismo. Naniniwala ang mga Espanyol noong mga panahong iyon na mas mabisa sa paggamit ng katutubong wika sa pagpapatahimik sa mamamayan kaysa sa libong sundalong Espanyol.
Ang pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas ay naging katumbas ng pagpapalaganap ng Kristyanismo. Ang mga priling Espanyol ang siyang naging institusyon ng mga Pilipino. Upang maisakatuparan ang kanilang layunin, inuna nila ang paghati ng mga isla ng mga pamayanan. Nakita nila na mahirap palaganapin ang relihiyon, patahimikin at gawing masunurin ang mga Pilipino kung iilan lamang ang priling mga ngasiwa. Ang mga ording ito ay sina Agustino, Franciscano, Dominico, Jesueta at Recoleto. Ang paghahati ng pamayanan ay nagkaroon ng malaking epekto ng pagkikipagtalastasan ng mga katutubo. Nang sakupin ng mga Espanyol ang mga katutubo, mayroon na ang mga itong sariling wikang ginagamit sa pakikipag-usap at pakikipagkalakalan, ngunit pinigil nila. Upang mas maging epektibo ang pagpalaganap ng Kristyanismo, ang mga misyoneryong Espanyol mismo ang mag-aaral ng mga wikang katutubo. Ating tunghayan ang panahon ng pananakop ng mga Espanyol at ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ano kaya ang Kristyanismo at kolonisasyon? Sinakop ng mga Espanyol ang Pilipinas sa loob ng 333 taon. Sa pananakop nila sa Pilipinas, may ginamit silang dalawang pangunahing estratehiya. Ito ay ang ebanghelisasyon at ang kolonisasyon. Ang ebanghelisasyon ay isang mapayapang paraan na estratehiya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas at nagsisimbolo ito ng cross. Samantalang, ang kolonisasyon naman ay ang kabaliktaran ng ebanghelisasyon. Ito ay nagsisimbolo ng espada at hindi mapayapang paraan dahil ginagamitan ito ng lakas militar. Sa estratehiyang ebanghelisasyon, ang mga paring Espanyol o fraile, ang mga lakas militar o gwardiya sibil ang namamahala sa kolonisasyon. Tinatawag ng mga Espanyol ang mga Pilipino na mga pagano o infieles dahil wala silang pinaniniwala ang Diyos. Tinatawag rin sila na disibilisado dahil ang kanilang pamumuhay ay kakaiba sa Europa, lalo na sa Espanya. May mga patakarang ipinatupad ang mga Espanyol. Una, ang entrada. Ito ang unang hakbang sa pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ginagamitan ito ng lakas militar upang sakupin ang Pilipinas. Matapos ang entrada, sumunod ang reduksyon. Ito ay ang pag-iipon ng mga tao sa iba't ibang barangay sa isang kabisera. Dahil sa patakarang ito, napadali ng mga Espanyol na masakop ang Pilipinas. Ang mga paring misyonero naman ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng doktrina. Ito ay ang paghahanda sa pagtatayo ng isang parokya. Ang mga paring misyonero rin ang nangangasiwa ng pagbibinyag sa mga simbahang Katoliko. Sa patakarang ito, ang mga Pilipino ay hindi tinatawag na pagano ng mga Espanyol dahil nagkakaroon na sila ng paniniwalang Diyos. Maliban sa entrada, reduksyon at doktrina, ang mga Pilipino na sa pilitang ipinasailalim sa mga Espanyol na nakapaloob sa sistemang encomienda. Ang sistemang encomienda ay isang pulisiyang pang-ekonomiya na itinakda ng pamahalaang Espanya. Ito rin ay ang mga karapatan at tungkulin na ipinagkatiwala at ipinagkaloob ng hari sa Espanya upang mapayapa ang Pilipinas.
Ang inkomyenda ay nagmula sa salitang inkomendar na ang ibig sabihin ay ipagkatiwala. Ang mga inkomendor na nakapagpaloob ng inkomyenda at naging tagapamahala sa nasasakupan. Sa sistemang ito, ang Pilipinas ay nakaranas ng kahirapan sa buhay. Bilang kolonya ng hari sa Espanya, ang mga Pilipino ay sapilitang pinagserbisyo sa hari sa pamamagitan ng polo y servicio personal o prestasyon personal. Ang polo y servicio personal ay ang sapilitang paggawa ng walang kabayaran. Ang mga lalaking Pilipino na mula 16 hanggang 16 na taon gulang ay pinaglilingkod o pinagtatrabaho ng 40 na araw sa loob ng isang taon sa pamahalaan ng Espanya. Sila ay inatasang magputol ng mga puno sa mga gubat at gumawa ng mga barkong pandigma. Dahil sa polo y servicio personal, marami ang nagutom na mga Pilipino at kumunti ang populasyon ng mga lalaki sa Pilipinas. Labis ang sapilitang pagbayad ng buwis na ipinatutupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ang tawag sa pangkalahatang buwis na ipinataw ng mga Espanyol sa mga Pilipino ay ang tributo. Ang mga encomiendero ang nangongolekta ng mga buwis sa Pilipinas. Sa tributo, ang mga Pilipino ay nakaranas rin ng kahirapan. Ano naman kaya ang panahon ng Rebolusyong Pilipino? Panahon ng pananakop ng mga Espanyol at ang pagpapalaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Nagsimula ang himagsikang Pilipino noong Agosto 19, 1896. Marami ang naaresto at ikinulong ng mga katipurero matapos na diskubrihan ng mga Espanyol ang Katipunan. Wala nang mapagpilian pang pinuno malaban kay Andres Bonifacio. Ang pagpunit ng sedula sa mga Katipunero ay sumisimbolo sa paglaya ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Ang pagpunit ng kanilang sedula sa Pugad Lawin. Ito ang opisyal na pagsisimula ng mga Katipunerong Pilipino laban sa mga Espanyol. Pero ang sigaw sa Pugad Lawin para sa kalayaan ng Pilipinas bilang isa ay mula sa kolonisasyon o kolonyalismong Espanyol. Ito ang nagbigay daan sa pagtatag ng Pilipinas na kilala bilang pinakaunang republika sa Asia. Matapos magsimula ang rebolusyon sa Cavite, dalawang pamahalaang rebolusyonaryo ang sabay na umiral sa probinsya. Ito ay ang pamahalaang Magdalo at pamahalaang Magdiwang. Pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo ang pamahalaang Magdalo at ang namumuno sa Magdiwang ay si Mariano Alvarez. Pero ang dalawang pamahalaan ay ayaw magtulungan sa pagtanggol ng kanilang teritoryo laban sa mga Espanyol. Bunga nito, unti-unti nang nabawi ng mga Espanyol ang Cavite. Ang paghahati ng mga rebolusyonaryo sa Cavite ang nagtulak kay Andres Bonifacio bilang pinamuno ng Katipunan. Layunin ni Bonifacio ang pagtungo sa Cavite ang muling pagbuuhin ang mga Katipunero. Nagpatawag siya ng pagpupulong sa mga kinatawan ng Magdalo at Magdiwang sa Tijeros. Ang pagpupulong na ito ay nakilala sa tawag na Kombensyong Tijeros. Sa halalan, nahalal ang bagong pangulo ang pamahalaang rebolusyonaryo na si Emilio Aguinaldo. Pangalawang pangulo si Mariano Trias, Kapitan General si Artemio Ricarte, Direktor ng Pandigmaan si Emiliano Di Dios, at Direktor ng Panloob si Andres Bonifacio.
Hindi sumang-ayon si Daniel Tirona sa posisyon ni Bonifacio dahil ang posisyong direktor na panloob ay dapat isang abogado. Dahil sa pangyayaring ito, pinawalang bisa ni Bonifacio bilang supremo ng Katipunan. Nagkaroon ng maikling labanan sa bayan ng Indang, Cavite upang aristuhin si Bonifacio. Nang nagtamo ng malalim na sukat sa lalamunan si Bonifacio, agad siyang inaresto. Noong Mayo 10, 1897, ang lahat ng Katipunerong hinuli ay pinatay na walang kaawa-awa at si Bonifacio naman ay binaril sa bundok Tala sa Maragondon, Cavite. Sa halip na magkaroon ng isang pamahalaan, lalo itong nagkawatak-watak. Ang bunga ng pagkamatay ni Bonifacio ay ganap na ng hina ang himagsikan. Matapos na matay ni Bonifacio, bumagsak ang Cavite sa kamay ng mga Espanyol. Noong Nobyembre 1897, itinatag ni Aguinaldo ang isang bagong pamahalaan sa Biak na Bato. Tinatawag itong Republika sa Biak na Bato. Noong Hunyo 12, 1898 ay ang pagproklamasyon ng kalayaan sa Pilipinas. Ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas ay ginawa ni Julian Felipe. Samantala, sila Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Delfina Herbosa naman ang gumawa ng pambansang watawat. Sa deklarasyong ito, maipapakita sa mundo na ang Pilipinas ay isang malayang bansa. Dahil dito, nakakapunta na ang mga Pilipino sa labas ng Pilipinas o sa ibang bansa. Para sa inyong mga aktibidad, maaaring pumunta sa ating link na https://lcms.gaitf.com/ o maaaring tumawag sa numerong 0975-270-8093 o 0951-3032-796. Maraming salamat sa pakikinig. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Crystal Jane Digayon, at sa muli, magandang umaga sa lahat.